Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Kung gusto mo ang mga ganitong content, please like and subscribe sa channel na ito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kaso na naganap noong 2018 sa Frederick, Colorado. Kung hindi ka pamilyar sa kasong ito, halika, balikan natin ito. Kung titingnan sa mga social media posts, makikita na parang perpektong pamilyang Watts. Si Chris ay isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang dalawang anak na sina Bella Marie at Celeste. Ang asawa nito na si Shanann ay aktibo sa social media at mahilig itong mag-post sa kanyang mga account. Si Chris ay isang field coordinator sa isang oil company at masayang ibinabahagi ni Shanann na kanilang masayang pagsasama. Nagkakilala sila sa Facebook at ayon sa mga kaibigan nila, isang hands-on at napakabait na ama ni Chris sa kanilang mga anak. Nakatanggap sila ng magandang balita noong June 2019 na madadagdagan ng bagong miyembro ang kanilang pamilya. I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Ibinilita ni Shanann sa Facebook ang kanyang pagdadalang tao at sa kanilang sorpresa ay magkakaroon sila ng baby boy. Si Shanann ay nagtatrabaho sa isang multi-level marketing company na nagbebenta ng mga vitamins. Dahil sa isang business trip, lumipad siya papuntang Arizona kasama ang kanyang katrabaho at malapit na kaibigan na si Nicole Atkinson, habang si Chris naman ay naiwan sa kanilang bahay sa Colorado kasama ang kanilang dalawang anak. Matapos ang kanilang business trip, inihatid na Nicole si Shanann sa kanilang bahay bandang 1:45 a.m. noong August 13. Merong appointment si Shanann sa kanyang OBGYN sa umaga. Kinaumagahan, offline si Shanann sa kanyang social media accounts at ayon sa kanyang best friend na si Nicole, napansin niya na hindi din ito nagre-reply sa kanyang mga texts, which is hindi normal dahil lagi ito nagte-text sa kanya tuwing umaga. Dahil sa kanyang pag-aalala, nagdesisyon siya na puntahan ang kaibigan sa kanyang bahay. Alam na Nicole ang code sa security system ng bahay ni Shanann pero hindi siya makapasok dahil nakalock ang pinto sa loob. Tinawagan niya si Chris at tinanong nito kung nasaan si Shanann pero sinabi nito na pumunta ito sa isang playdate kasama ang kanyang dalawang anak. Pero hindi siya kumbinsido sa sinasabi nito dahil nasa garahe ang sasakyan ni Shanann pati na ang car seat ng dalawang bata. Dahil sa lumalago niyang pag-aalala sa kaibigan, tumawag siya sa police para magpa-welfare check. Nicole? Yes. Okay. What's going on? So, my friend, we were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. How you doing? You seen your neighbors today? No? Okay. What's Chris's phone number? Chris's phone number is... Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. Pretty good. So, do you have any idea where your wife is? Right. Well, my concern is her car's here. They're saying she is diabetic. I don't want her... If she's upstairs and can't respond. Okay. About how far out are you? Okay. All right. He said like 5 minutes. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah.
Sa pag-check ng mga pulis, ang bahay ay maayos at walang sinyales ng anumang gulo na nangyari sa loob ng bahay. When do you leave the day? What time I leave there? Come no, here. Usually between 5:30 and 6. Not. And was Shannon here then? Yes. Yeah, she was still in bed. Does she usually watch the kids, or do you have daycare watch them? She usually watches the kids at high school. Okay. You guys have any kind of issues, marital issues, or? We're going through separation. You are? And how's that going? It's going civil for the most part, or? They're blankies they sleep with. They don't leave anywhere without them. Okay. Nakita ng mga pulis na ang bag ni Shannon ay nasa loob ng bahay at sa loob nito ay ang kanyang mga wallet at susi ng kanyang sasakyan. Napansin din nila na may nawawalang bedsheet sa loob ng kanilang kama na kalaunan ay natagpuan sa basurahan. Nakita din nila ang cellphone ni Shannon sa loob ng bahay na lalo nagpalaki ng kanilang suspecha dahil hinding-hindi nito iiwanan ang kanyang cellphone. Isa pang nakakuha ng atensyon ng mga investigador ay pati ang gamot ni Celeste at ang EpiPen na dapat lagi nitong dala ay nakita sa kusina. Nagkaroon ng break ang mga pulis nang makausap nila ang kapitbahay ni na Chris at ipinakita nito ang CCTV video na nakuha ng kanyang mga kamera sa harap ng kanyang bahay. No. Si Chris kasama ang mga kapulisan ay pumunta sa bahay ng kapitbahay nito para panoorin ang video. Makikita na ninenerbiyos ito habang pinapanood nila ang video. Sa CCTV, makikita na iniurong ni Chris ang kanyang sasakyan sa garahe habang makikita na may inilalagay ito sa kanyang sasakyan at inabot siya ng 15 minuto. At sa kanyang pagiging desperado na makita ang kanyang mag-iina ay humingi ito ng tulong sa news media outlet para manawagan ng tulong. I got home yesterday. It was like a ghost town. Like, she wasn't here. Kids weren't here. I have no idea like where they went. Right now it's got K-9 units, the sheriff's department. Everybody's like they're doing their best right now to figure out like if they can get a scent. If she wasn't here, like where did she go? Like once I got here, it was like, all right, who can I call? I called her 3 times, texted her about 3 times just to say, you know, what's going on? Like if she's vanished, like I want her back so bad. I want those kids back so bad. Right now I don't even want to just like throw anything out there. Like I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. Last night I wanted that knock on the door. I wanted to see those kids running, just barrel rush me and just give me a hug and knock me on the ground. That's why last night was just horrible. I couldn't do it. I'm hoping that somebody sees something or somebody knows something and comes forward. Shannon, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. Sa interview na ito ay inamin ni Chris na bago mawala si Shannon ay nagkaroon sila ng hindi magandang pag-uusap ng kanyang asawa dahil gusto na niyang makipaghiwalay. Ilang linggo bago mawala si Shannon ay naibahagi nito sa mga malalapit na kaibigan na hindi na maayos ang kanilang relasyong mag-asawa.
Lagi siya nagte-text kay Chris tulad nito. At isa sa kanyang mga text message sa kanyang kaibigan ay sinabi nito na hindi na masaya si Chris sa kanilang pagsasama pero hindi niya alam kung ano ang rason nito. Sa isa pa niyang text message sa kaibigan niya ay sinabi nito na ayaw ni Chris na madagdagan ang kanilang pamilya dahil masaya at kontento na ito kina Bella at Celeste. Idinagdag din ito na sinabi sa kanya ng asawa na nagbago na siya at hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Ayon sa mga kaibigan na siya nan, pinagsususpetsahan ito na may kalaguyo o kirida si Chris dahil nakita niya sa credit card statement nila ang napakalaking charge na nanggaling sa isang sports bar. At ang suspesya na ito ay totoo pala. Si Chris ay mayroong girlfriend at ito ay katrabaho niya sa oil company. Ang babae ay si Nicole Kessinger. Ang mga larawan na ito kasama ng mga hubad na larawan ay nakatago sa isang calculator app. Nalaman ni Nicole mula sa mga balita na hindi lang nawawala ang asawa ni Chris pero nagdadalang tao ito. Dahil dito, lumapit agad siya sa mga pulis at umamin siya sa mga ito na sinabi sa kanya ni Chris na hiwalay na silang dalawa at pinoproseso na nila ang kanilang diborsyo. He didn't even mention his kids right away either. And then one day he told me that he had two kids. I thought it was kind of cute. I was like, oh, he's a dad. We got along really well. I thought what we had, it was very comfortable for me. I enjoyed it. I think he did very much as well. Just realized that he was lying to me and I was like, well, if you can lie to me about this, what else are you lying to me about? Ang mga magulang ni Shanann na sina Sandra at Frank Russo ay hindi itinago sa media ang kanilang duda sa kanilang manugang na si Chris. Malakas ang kanilang kutob na may kinalaman nito sa pagkawala ng kanilang anak at dalawang apo. I'm hoping that somebody sees something or somebody knows something and comes forward. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. Matapos ang interview na ito, sinabihan siya ng FBI na kasama siya sa mga tao na kanilang pinagsususpetsahan. Ang special agent na nag-oobserba sa kanya habang nagbibigay siya ng interview sa mga media ay napansin na paiba-iba ang kanyang mga statement kaya inimbitahan nila ito sa isang polygraph test o kilala sa tawag na lie detector test. Matapos ang polygraph test, sinabi nila na bumagsak ito at umamin na sa kanyang kinalaman sa pagkawala ng kanyang buong pamilya pero pilit nitong itinanggi na hindi siya ang suspect. Habang nangyayari ang interview na ito, ay dumating sa lugar ng pinagtatrabuhuhan ni Chris ang mga investigador dahil dito nila huling nakita ang GPS data galing mismo sa sasakyan na ginamit nito sa trabaho. Ang lokal na pulis kasama ang FBI ay gumamit ng drone para magsagawa ng isang search. Sa kanilang pagsasagawa ng search sa lugar ay nakakita sila ng isang bedsheet. Kung matatandaan sa inisyal na investigasyon ng mga pulis ay may nawawalang bedsheet sa kwarto ni na Chris at kinumpirma nila na ito ang nawawalang bedsheet. Kahit patindi ng patindi ang interogasyon kay Chris ay hindi pa din ito natiklop at pilit niya pa rin na itinatanggi na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni na Shanann, Bella at Celeste. Dito niya inamin na meron siyang girlfriend. Sa pagkakataong ito ay hindi binabanggit ng mga pulis na alam na nila ang tungkol sa kanyang girlfriend at nakapagsagawa na sila ng investigasyon sa computer nito. At matapos ang 6 na oras na interogasyon kay Chris, tumiklop ito at umamin na siya ang suspect sa pagkawala ng kanyang buong pamilya. Pero sinabi niya sa mga investigador na bago niya sabihin ang nangyari, gusto niyang makausap ang kanyang ama. Kinuha ng mga pulis si Chris at kinasuhan sa pagpatay kina Shanann, Celeste at Bella noong August 15. Ang katawan ng mga biktima ay nakita sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Okay, come this as well. Thank you.
Hey, go and face me. You don't have anything on you, right? Okay, nothing in your pockets? Mm-hmm. Okay, go ahead and face that other wall behind you. I'm just going to search you real quick. Search your legs. Further. Okay, turn around and face me. No earrings, necklaces, anything like that? Okay. Let's walk out this way. Ayon sa autopsy, namatay sina Celeste at Bella sa pananakal. Ang 4 na taon na si Bella ay may senyales na lumaban nito dahil sa nakita sa autopsy na nakagat nito ang sariling dila para makahinga. Nakita ang katawan ng magkapatid sa loob ng oil tank at si Shanan naman na 15 linggo na buntis ay namatay din sa pananakal. Ang katawan niya ay inilibing sa isang mababaw na hukay malapit sa oil tanker. Noong August 21, kinasuhan si Scott ng 5 kaso ng first-degree murder, 1 count of unlawful termination of pregnancy, at 3 counts of tampering with a deceased human body. Pero bago magsimula ang paglilites, iniba nito ang kanyang statement at sinabi nito na hindi siya ang pumatay sa 2 niyang anak kung hindi ang kanyang asawa ni si Shanan. Ayon sa kanya, madaling araw bago siya umalis papunta sa kanyang trabaho, nag-usap silang mag-asawa at ang pag-uusap nito ay hindi maganda dahil humihingi siya ng divorce kay Shanan. Noong una ay hindi ito gusto ni Shanan pero pumayag din ito kalaunan. Nang aalis na siya papunta sa kanyang trabaho, nakita niya sa baby monitor na di umano ay sinakal ni Shanan ang kanilang 2 anak at dahil sa kanyang galit ay pinatay niya ito. Pero isa na naman itong isang kasinungalingan dahil nang siya ay nililites, inamin niya na siya ang pumatay sa kanyang 2 anak at kay Shanan. My daddy is